ilalim ng dagat ay komplikado pero magkakaugnay. Palipat-lipat ang mga isda ng tirahan simula ng sila'y itlog pa lamang hanggang sa paglaki. Naglalakbay sila mag-isa o magkakagrupo na school of fish kung tawagin. At ang dagat ay isang malawak na highway system sa kanilang paglalakbay. Sa mga Bakawan, Lusayan at Bahura, nangingitlog ang maraming isda. At ito rin ang nagsisilbing nursery areas ng mga batang isda hanggang sila'y lumaki at lumipat sa ibang bahagi ng dagat tulad ng Bahura. Matatagpuan ang mga ito sa municipal waters. Ito ang 15 kilometro ng tubig dagat mula sa baybayin ng munisipyo at mga isla. Itinatakda ng Fisheries Code of 1998 na bawal ang commercial fishing sa municipal waters. Ang maliliit na mga isda lang ang pinapayagang manghuli ng isda dito, gamit ang mga passive gears tulad ng lambat, bubo at panggal. Ano ang mangyayari kapag hinayaan natin ang mga ilegal na paraan ng pangingisda sa municipal waters? Masisira ang tahanan at nursery areas ng mga isda. Mawawalan na rin ang pagkakataon ng mga batang isda na lumaki at mangitlog para dumami pa ang isda sa ating karagatan. Magiging kaunti ang mga isdang pwede pa sanang mahuli. Pati ang ibang organismong umaasa sa mga isda, apektado na rin. Bakit? Dahil ang dagat ay isang malaking ekosistema na nakaugnay ang buhay sa bawat isa. Ang kabuuan ng katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ay nahahati sa mga hangganan na pinangingitlugan, tinitirhan at ginagalawan ng mga isda at iba pang lamang dagat. Ang pagkakahati-hating ito ay tinatawag na Fisheries Management Areas o FMAs. Ang mga hangganan ay batay sa pagtaya ng ecosystem boundaries ng mga magkakaugnay na mga isda at lamang dagat na nangingitlog, nakatira at nabubuhay sa paligid nito. Hindi saklaw ng political boundaries ang FMAs. Ang mga isda at iba pang lamang dagat ay maaaring lumangoy at lumipat sa magkakatabing munisipyo, rehiyon o maging sa iba't ibang FMAs. Ang FMA ay batay sa pagkakaugnay ng pamamahala, kalusugan ng ecosystem, at socio-economics na ang tanging layunin ay epektibong mapamahalaan ang limitadong supply ng ating mga isda. Ang bawat FMA ay may management body na siyang bumubuo ng plano o pulisiya para dito. Ang management body ay binubuo ng mga sumusunod na iba't ibang sektor. Ang lokal na pamahalaan, mga regional na opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga kinatawan ng munisipal na mangingisda, komersyal na mangingisda at aquaculture, mga kinatawan ng industriya tulad ng mga nagpoproseso, mga mangangalakal, at mga organisasyon ng pamilihan, mga akademiko, mga katutubo kung saan nararapat, non-government organizations, iba pang mga ahensya ng gobyerno, at Protected Area Management Board Chair sa mga lugar na may protected area. Ang FMA ay batay sa siyensya, sa pamamagitan ng tulong at payo ng Scientific Advisory Group na binubuo ng mga siyentipiko, mananaliksik, at technical representatives nagtatakda ng reference points at harvest control measures. Ang reference points ay ang mga tukoy na napalatandaan na naglalarawan ng antas ng pagsasamantala, lagay ng pangisdaan o katangiang biolohikal bilang pamantayan ng mga patakarang ipapatupad. May tatlong antas na ginagamit. Ang target reference point ay ang antas na dapat makamit at mapanatili na nagpapahiwatig na ang pangisdaan ay ginagamit sa maayos na pamamaraan. Ang trigger reference point ay ang antas na dapat mangisda ng may pag-iingat para hindi maubos ang nanganganib na stock ng isda. At ang limit reference point ay ang antas na dapat iwasan dahil ito'y nagpapahiwatig na nalalagay na sa peligro ang pangisdaan at maaaring umabot sa pagkaubos nito o ang tinatawag na over-exploitation. Ang harvest control rules naman ay ang mga tukoy na nahakbang na magtitiyak na ang target reference point ay makakamit at ang limit reference point ay maiiwasan. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng harvest control measures tulad ng no-take zones sa marine protected areas
paglimitan ng dami ng huli o catch limit, pagbabawal ng gamit sa panghuhuli ng isda o gear restriction, at pagbabawal sa pangingisda ng isang partikular na panahon o closed season, at pagpapatupad ng batas na bawal ng mga isda sa municipal waters ang mga commercial fishers. Dahil sa FMA, nagkakaroon ng mas magandang ugnayan sa mga patakaran ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Pinagtutulungan ng mga sektor ng mangingisda, siyentipiko, industriya ng pangisdaan at lokal na pamahalaan ang pangangasiwa sa magkakatabing tubig-dagat bilang isang malaking ekosistema. Isulong at suportahan natin ang fisheries management areas bilang epektibong paraan para pangalagaan ang kalusugan ng karagatan at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang facebook.com/oceana.ph pati na rin ang aming iba pang social media accounts.